Jessica's POV. Umangkas ako sa motor at medyo nga hindi ako komportable. Dinaanan namin yung talagang mansyon ng mga Delatore. Napakalaki nitong tingnan lalo na sa likurang bahagi. Sa nakikita ko sa mga larawan na kasabit sa dingding, talagang dyan nga lumaki si Mr. Delatore. Ngunit nang mag-aral na ito sa ibang bansa, matagal-tagal ding hindi nakabalik. Di ko alam kung saan ako dadalhin at di ko man lamang maibuka ang aking bibig. Hanggang sa nandito kami sa harapan ng isang malaki ding bahay na sa tananig ko'y servant quarters at nandito din nakatira mga tauhan ng pamilya Delatore. Kaya asahan mo na lang talaga na malaki ang gusaling to. Nang makapasok kami, marami ang nakaupo sa may hallway at isa-isa ang tinatawag. Mga aplikante sila at napagkamalan nga akong aplikante. Naiiyak akong sabihin na ako yung asawa ni Mr. Delatore, pero sa katayuan ko, sino naman ang maniniwala? Pinaghandaan mo ang pagpunta mo dito. Halatang branded miss ang damit mo. Yung isang babae nakatabi ng upuan na pinili ko. Naiiyak ako napangiti dito. Huwag kang tumanggi. Work experience ko lang naman sa isang sikat na mall na mahilig akong bumusisi ng mga damit. Yung iyo talagang pamilyar sa akin eh. Ano nga applyan mo dito? Di ko talaga alam ang sasabihin ko. Katulong. Ang sabi kahit nga tagapulot na ng Dahon Sardin, ang tasa ng sahod, talo pa yung mga pumapasok sa opisina. Ako nga pala si Mabel, ikaw? Jessica? Sana nga Jessica, matanggap tayo pareho. Kailangan ko talagang trabahong to eh. Napatango-tango ako. Sa dami ng aplikante para nakalimutan na nilang mananghalian, mabuti nilang madami na kain ko. Ngunit nag-aarala ako kay Manong Wang, kay Miss Serene at Torres na tinakasan ko lang naman at siguradong mawawalan sila ng trabaho kapag lalo pa akong tumagal dito. Ngunit hindi ko naman alam kung paano nga sasabihin sa kanila na ako si Jessica, ang pinakasalan ni Mr. Benedict Delatore. Biglang may nagsipasok ng mga tauhan at halatang nagmamadali sila. Lumapit sa isang lalaki at mayroong ibinulong. Set the alert level in red. Kailangan mahanap kagad si Madam Delatore. Nais ko man itaas ang kamay ko, ngunit paniniwalaan ba nila ako? Kailangan ko subukan. Itinaas ko nga ang kamay ko. Napalingon yung lalaki, ngunit tinignan lang ako nito tuloy na nagsilabasan. Papansin ka masyado, Jessica. Pati mga tauhan ng mga Delatore ang hahat. Sana kahit sa man lang sa kanila mapansin tayo, no? Ano kaya nangyari tag si Alison sila? Inayos-ayos ko na lang yung salamin ko at napaupo na lang ulit. Sinasabi ko na nga ba, walang maniniwala na ako nga yung pinakasalan ni Mr. Delatore. Sa katunayan, konti lang yung mga utusan sa loob ng mansyon. Yung mga tauhan, konti lang din. Narito silang lahat. Napabuntong hininga na lamang ako. Natural lang kasi sa akin na hindi ako mapansin. Kung sakaling nga makarating ako sa harapan ng interviewer at sabihin ng lahat ng impormasyon ko, maniniwala ba silang ako nga itong asawa ni Mr. Delatore? Benedict's POV. Napahilot na lamang ako ng aking sentido na nasa harapan ko na ang mga sumunod na tauhan kay Jessica, ang driver ko at ang dalawa niyang bagong utusan. Lahat sila nakaluhod at nakataas sa mga kamay. Isa-isa silang tinatanong ni Manuel at tauhan ko kung nangunguna sa mga paano nga nakatakas si Jessica sa dami nila. Damn! Kumikilosa din ang iba kong tauhan para hanapin si Jessica. Ginagamit ang lahat ng paraan para matagpuan ka agad ito. Ngunit sa dami ng CCTV sa labas, ni Anino ni Jessica, hindi malang ito nakunan. Ano to? Isa siyang vampira? May lakad pa naman ako ngayon at inihanda ang sarili para harapin si Celia. Pero ano na naman ito, Jessica? Kasasabi ko pa lang na naimulat ko ang aking mga mata. Tama ba ang narinig ko? Wala talaga si Jessica sa pamamahay ng hinayupak. Si Joe Martin, yung ex niya. Naibulyaw ko ang mga huling salita dahil kumukulo talaga ang dugo ko sa lalaking yun. Nakakapikon. Ang kapal na mukha niyang lapitan pa si Jessica, buisit. Pinuntahan namin ang bahay nila at pumayag si Mr. Tan na ipakita ang buong bahay nila at sinigurado din namin na bawat sulok ng bahay makita. Wala po si Madam Delatore. Kundi sa nakuhang CCTV footage, iniwan ang isang supot ng gamot at naglakad ulit palabas ang subdivision. Bullshit! May kasama pang ngisi. Kalahating oras na lang lalapag na eroplanong sinasakyan ni Celia. Napaka-bad timing ng mga binibigay na ikakasakit ng ulo ng babaeng yun. Anong problema niya? Tumatakas siya. Hindi ko naman sa pinapakitaan na masamang ugali. Ako pa nga tong labis na nag-aalala sa kanya. At ang lintik na lalaking yun, nasisigurado niyo bang walang kinilaman talaga sa nawawalan ng asawa ko? Muli kong naipikit ang aking mga mata. Naiinis ako sa dila ko dahil talagang palaging na ibubulalas ko na asawa ko nga si Jessica. Master Benedict, bugbog sarado siya at nakahigalang na maabutan namin siya. Walang sinabi tinangginganay na may kinalaman siya sa nawawalan ninyong asawa.
Hindi nagsasalita si Manuel. Nakikinig lamang ito. Sa bagay, mas inuna nga niyang ipaganda ang ilang bagay sa pagdating ni Celia. Saka kung meron man ngang ginawa si Mr. Jomar, pinasundan na naman lahat na makakilala niya para siguraduhin wala na talaga siyang kinilaman. I like his initiative. Ngunit sumasakit talaga ang ulo ko sa babaeng yun. Hi, Jessica. Nasaan ka ba? Patay ako kay Grandma kapag mayroon masamang nangyari sa'yo at nalaman ang bagay na to. Wag na wag itong manalaman ng chairwoman. Kung hindi lang ako makakatikim na hagupit niya, kilala niyo siya. Kailangan mahanap si Jessica bago sumapit ang gabi. Teka, nasubukan niyo na ba ang apartment niya? Sinubukan na namin lahat na maaari niyang puntahan, Master Benedict. At yung mga taong nakastandby lang sa probinsya ni Madam De La Torre, agad din sila nagbibigay ng impormasyon kung sakaling umuwi nga doon. Lock them all. Hindi pa yata nakikita ng asawa kong yun na mahalaga ang bawat patak ng oras ko para na makipaglaro siya ng ganito sa akin. Tss, makikita niyang hinahanap niya. Nako, kumukulo talaga ang dugo ko sa mabaitang yun. Agad na hinila palabas ng opisina ko ang mga tinakasan ni Jessica. Naiwan si Manuel at ilang minuto pang sinayang ko sa pagkaupo bago tuloy ang tumayo at magbihis nga ng suit na inihanda ng sekretarya ko sa muli naming pagkikita ni Celia. Wala nang atrasan to. Sa harapan ng maraming tao talagang yayayain ko na ng kasal si Celia at malalaman nga ng lahat na talagang napilitan lang akong pakasalan si Jessica. Si Celia ang babaeng mahal ko. Siya lang talaga at papatunayan ko yun sa buong mundo. Nakahanda na bang lahat, Manuel? Agad itong napatango. Lumapit sa akin para tulungan ako sa pagbibihis. Pasensya na, Jessica. Kagagawan mo yan at kagustuhan mo yan. Siguraduhin mo na nag-test ka at wala mangyayaring masama sa dinadala mo. Kung hindi lang taga sa dinadala mo, tuluyan mo na nakita ang demonyong hinahanap mo dahil sa mga pinaggagawa mo. Sa loob ng sasakyan, ramdam na ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Dahil ba magpapropose ako kay Celia o sobra ako nag-aaral sa baliw na buntis na yon? Bullshit! Kailan ko maging good mood para nga magawa ko ng maitanong ng maayos kay Celia kung magpapakasal ba siya sa akin. Nasisigurado ko anong kaba ito ay para kay Celia at hindi para kay Jessica ang layas. Hanggang sa tumigil na nga sasakyan sa harapan ng airport. Magaling ngang naayos si Manuel ang lahat at laganap ang tagamida nang dumating ako. Nagtataka sila kung para saan to at wala nga silang kaide-ideya tungkol sa pagpapakasal ko sa probinsya. Lahat ng impormasyon tungkol sa bagay na yon, mayigpit kong pinasecure sa mga tauhan ko. Antayang nakakaalam lang ang mga tauhan ng pamilya namin at mga importanteng tao sa kumpanya. Kasalanan yun ni Grandma. Pero pasensya na, Grandma. Si Celia talaga ang parang itinitibok ng puso ko. Hindi ang Jessica ang layas na yon. Bago ako lumabas ng sasakyan, humingi ako ng update tungkol sa paghahanap kay Jessica. Negative pa rin at talagang nabubisit na ako. Sino ba ang hindi mabubisit sa babaeng yon? Ginagawa ba ito ni Jessica dahil nga gusto niyang talikuran ko sa Celia? Binalaan ko siya na wag niyang gagawin yon. Kung sa dalawa papipiliin ko, walang kagatol-gatol na sa Celia ang pipiliin ko. Celia's POV. Bago ako sumakay ng eroplano, tinawagan ko nga si Manuel. Uuwi ako para nga ayusin ang tukos sa aming dalawa ni Benedict. Alam ko ang tukos na nangyari sa kanya. Halos hindi nga ako makapaniwala sa sinabi ni Manuel sa akin. Nakabuntis siya nung araw na magpo-propose sana ito sa akin. Ilang beses ko nang tinanggihan ang proposal niya dahil siguro natatakot ako na hindi ko magampanan na maayos ang papel ko sa buhay ni Benedict kung palagi naman akong abala sa pangarap na inaabot ko. Siguro ito yung konsekwensya sa akin. Kakausapin ko sana si Benedict tungkol sa bagay na yon, ngunit natigilan ako. Mas makakabuti na magkunwaring hindi ko alam para nga hindi mawala sa akin ng tuluyan si Benedict. Siya na lang ang pag-asa ko kapag hindi ko napatunayan ang sarili ko sa larangan ng medisina. Sa kanya lang ako sumisiksik kapag nabibigo nga ako. Hindi ko hayang apak-apakan ako ng sarili kong pamilya. Gusto ko yung proud sila palagi sa akin at perpektong anak ako para sa kanila. Kaya dahil nabigo nga ako, si Benedict malaki ang impluensya niya. Kaya hindi ako ikakaya ng pamilya ko kapag tuluyan ko ang tinanggap ang proposal ni Benedict. Yun ang magiging palakip sa katunayan na nabigo ako sa larangan ng medisina. Alam ko, gagawin ni Benedict ang lahat para nga tanggapin ko mga paliwanag niya. Oo, tatanggapin ko ang papel na ako nga ang biktima, hindi yung babaeng nabuntis niya. Sa loob ng eroplano, binasa ko lahat ng report ni Manuel tungkol kay Benedict at pagpapakasal nito sa babae ng lihim. Konti lang nakakalam at masaya akong ipinaglaban ni Benedict sa pamilya niya ang nararamdaman nito para sa akin. Ngayon, naghihintay si Benedict at handa nga ito magpapropose sa akin. Pagkalapag ng eroplano, ngumiti na lamang ako. Oras na siguro para nga ayusin to
at maging ganap na may bahay ni Mr. Benedict de la Torre. Saka magagawa ko naman ang gusto ko dahil nariyan ang kapangyarihan at impluensya nito. Lumapag na nga ang eroplano. Yung kasamahan ko sa VIP cabin, nagsilabasan at may lumapit sa akin na flight attendant at sinabi na kung maaari hindi muna ako bumaba. Ito na nga yung inihahanda ni Benedict, kaya nanatili ako nakaupo at binuksan na nga yung tablet ko. Kumpirmado, magpo-propose talaga si Benedict sa harapan ng maraming tao, kaya wala lang talaga sa kanya ang pinakasalan nitong babae. Presensya na miss kung sino ka man, sadyang hindi ka maaaring pumasok sa mundong to, dalataan namang hindi sa'yo nababagay. Nang biglang may email ako natanggap, galing mismo sa WHO at sinasabing ang grupo kong pinipili nilang ipapasok sa panibagong branch na itatayo sa Europe. Hindi sa Africa, kundi sa Europe kami ng grupo ko. Agad kong natanggap ang mensahe ng team ko. Lahat sila'y nawala sa pagkabaon ng sarili sa kalungkutan dahil sa kabiguan nga namin. At kagad kaming pinapag-report doon para nga umpisa ng pangasiwa, lalo pat ako na ang siyang mamumunos sa grupo ko. Anong gagawin ko? Si Benedict naghihintay sa labas at ang aeroplano na siyang babalik ka sa Europa ay naghihintay din. Natanggap ko ang mensahe ng dad ko at ni mama, as soon as possible, dapat ay hindi ko talikuran ang pagkakataong to. Ang pagpapakasal kay Mr. Benedict de la Torre ang pangalawang option ko lang. Alam ko na itong tungkulin na ito ang mas magpapasaya sa pamilya ko. Napabuntong hininga ako, ipinikit ang mga mata dahil nga tumatawag na sila sa akin. Si Benedict at ang management, saka si mama. Lumapit na sa akin ang flight attendant at nakangiti. Miss, bumaba na bang piloto? Hindi pa. I need to talk to them. Yun lang ang magagawa ko ulit. Pasensya na talaga Benedict pero kailangan ko itong gawin. Benedict's POV. Nakababa ng lahat ng pasahero. Lalo lumakas ang kabang nararamdaman ko. Alam ko na ito ang pagkakataon na hindi na nga maiwasan ni Celia ang pag-aalok ko ng kasal sa kanya. Nakapweso ng lahat ng tao at sa akin nakatitig ang lahat. Wala nga talaga akong pakialam sa sasabihin ng taga-media, pamilya ko at lalo nang biglang sali nga sa pamilya ni Jessica. Ang akin lang, talagang mahal ko si Celia. Nagbigay ako ng senyales kay Manuel na handa na ako. Lalakasan ko ng aking loob na makitang lalabas na si Celia at nakalating na rin sa daraanan niyang red carpet. Ako itong nasa gitna at malayo naman na distansya ng mga tao sa amin. Nakaharap ako ngayon sa eroplano. Naghihintay na lumabas sa babaeng tanging hinahangad ko na maging asawa ko nga. Ngunit hindi ko inaasahan nang biglang sumara ang pinto ng eroplano at inalis ang hagdan. Bakit? Tumatakbo namang lumapit sa akin si Manuel. Master Benedict, kailangan umalis ngayon ni Mama Celia dahil nakuha na nga niyang hinahangad na katayuan sa larangan ng medisina. Siya na nga hawak sa napakalaking branch ng WHO sa Europe. Talaga bang seryoso sa sinasabi niya si Manuel? Nakangiti pa siya na sinasabi niya yun sa akin. Ngunit na makita nga yung ekspresyon ko, natigilan ako. Anong ibig sabihin nito? Ano nangyayari? Aalis na po ang eroplano. Special flight para kay Miss Celia. Sa narinig ko, bigla na lang kumilos ang aking paa. Parang nga tumakbo sa eroplano, naratang hinahanda na sa pag-take off ulit. Nabitawan ko pang hawak kong bouquet na para sana kay Celia. Pero sa huli, bigla akong pinigilan na ilang mga tauhan at yung ilan pamilyar sa akin. Tauhan ni Sherwoman de la Torre. Celia! Naisigaw ko na lamang. Bitiwan niyo ako. Celia! Nang biglang may tumakip ng panyo sa aking ilong, na ikinahilo ko tuluyan ng ako nilaman ng napakadilim na paligid. Ngunit bago ko yon, nakita ko na nga lumipad na ulit ang eroplano. Pakiramdam ko, pinagtaksilan ako ng husto ng mundong to. Bakit Celia? Iiwan mo na naman ako. Mas importante pa talaga ang iyong error kaysa sa akin? Jessica's POV. Nasa harapan ako ng interviewer. Hinihingi na nito sa akin ang kailangan na dokumento. Wala naman ako maibigay. Hindi mo ba alam ang dadalhin mo? Hay nako, make sure na i-follow up mong kailangan na mahalagang dokumento. Base sa mukha mo, hindi naman gagawa ng masama. Ngunit hindi yun sapat na patunay na isa kang mabuting tao. Kaya kailangan din namin ng mga dokumento na sa listahan. Saka nga inilapag sa harapan ang kailangan nila. Ang dami! At naalala ko kung paano nga ako nakapasok sa kumpanya ng de la Torre. Under marketing department, napakaraming requirements ngunit hindi ko sinukuan, kaya nakuha ko yung trabaho. Ang sabi ng karamihan ang hina ng kukote ko, pero umi-excel naman ako pagdating sa academic. Kaya naipasa ko yung exam na marinig mo noon sa mga kapwa ko aplikante. Napakahirap daw, diriig pa daw ang board exam. Pangalan? Wala sa loob na tanong ng interviewer. Wala talaga yata nakakakilala sa akin. Gagamitin ko ba ang apelido ni Mr. de la Torre? Since nga, kasal na din naman kami.
Nandito pa nga sa daliri ko yung singsing. Ngunit panigurado, hindi nila ako paniniwalaan na miyembro na ako ng pamilya ng De La Torre. At saka wag na lang, kasi maaanal din naman ang kasalamin ni Mr. De La Torre. Jessica Robledo, biglang umangat ang paningin ng interviewer sa akin. Nakilala na ba niya ako? Jessica? Bakit napakaraming pangalan na Jessica sa mundong to? Bakit? Nagbabaka sakali ba magulang niya na malaanghel kayo? Yung asawa ni Mr. De La Torre, Jessica din ang pangalan. Yung kanina, Jessica din ang pangalan. Kaya lang mayroong Maria. At ikaw naman. Pasensya na, miss. Medyo madami lang yung iniisip dahil may kasalanan yung kinuha niyang katulong para kay Madam De La Torre. Pati kasi siya madadamay kapag may nangyaring masama dito. Nawawala ang bagong salta dyan sa mansyon. Singit naman na isa sa interviewer. Heist, sana nga mahal pa si Madam De La Torre. Hindi ko kaya mawalan ng trabaho dahil lang sa mga tao na pirasok ko na maayos sa trabaho. Ikaw, sa tingin mo ba, miss, mapapanindigan mo ang trabaho mo? Heist, alam ko, madidisappoint na naman ako sa inyo. Feeling ko kailangan ko na yatang umalis sa pagiging HR. Ngunit mali, mas mapera dito. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napanguso na lamang yung babae at sinulat nga ang pangalan ko. Status? Yun tinatanong niya kung may asawa na ako o wala pa. Naparunok ako ng aking laway. Sasabihin ko ba nakasal na ako? Gusto mo ba ibagsak kita kagad sa preliminary round pa lang? Single? E anong ginagawa ng singsing mo? Wedding ring yan ah. Tinatanggay mo ba, miss, ang asawa mo? Sa ganda ng wedding ring mo, oh, parang diamante pa nga. Bigla akong tinakpan ng singsing. Napatungo na lamang ako. Opo, may asawa ko. Sa kalagayan mo, miss, maswerte kang mayroong asawa. Habang kami nagbabaka sakali man laging magkabit si Master Benedict. Na parang bigla ito na pa-daydreaming. Ngunit sinita ito ng kasamahan niya. Pagkatapos sa interview, ang karap ko naman ngayon isang exam tungkol sa mga gawaing bahay, lalo na't katulungan sinabi kong papasukan ko. Madali lang naman yung exam at inaantok ako bigla. Napahikab ako. Kasama si Mabel, hinihintay namin ang result ng exam. Sa nakikita ko, wala pa naman natatanggal sa nag-apply kanina. Pero dumating na nga ang resulta. Kung sinong nasa listahan, yun lang ang tutuloy sa susunod na round. Kasama ko sa listahan at kalahati sa aplikante ang hindi na mabibigyan ng pagkakataon. Pinapili kami kung saan kami mas komportable, ang maging alalay o katulong sa kusina. Syempre, sa kusina ang pinili ko. Yung sa kusina, sumunod kayo sa akin. Nagpaalam ako kay Mabel dahil pinili nito maging tagasilbi. Higit 12 kaming naririto sa napakalaking kusina. Ang akala ko talaga ang punta namin sa mansyon ng mga De La Torre. Narito yung mga chef na naghahanda sa pagkain sa mga katulong at tauhan ng pamilya De La Torre. Ang dami nila. Binigyan kami ng isang chef na tutulungan sa pagluluto at ito magpapasya kung kukunin kaming apprentice o hindi. At kung sino man ngang chef ang magaling, ito maaari makapagluto sa mansyon ng mga De La Torre. I choose her. Isang lalaking ginamit ang hawak na sandok upang maituro ako. Hindi naman siya makukuha kung di ko naman ito tatanggapin at tanga-tanga sa ginagawa niya, di ba? Klaro nito sa HR, nakasama namin. Ang tagal mo na dito, Chef Noel. Wala ka pa rin apprentice kaya hindi ka pa nakakapasok sa De La Torre Mansion. Sa mga walang kwenta yung napupulsahan ko eh. Pero mali pala. Sa tingin ko, siya. Parang ganun din. Ngunit siya na lang din naman na natitira na lang. Lapit ka dito. Yaya pa nito sa akin. Itsura mo pala, hindi na ako kumbinsido pero pagbigyan natin. Benedict's POV. Namagising ako ang sakit ng ulo ko. Pero napabalikwas ako ng bangon nang biglang may kumasa ng baril at naitas ang aking mga kamay. 5 kong revolver ang nakatutok sa akin at ang mahilig na gumagawa nito sa akin, ang sarili ko lang naman na grandma. Ginagawa niya itong pananakot na ito, simula nang mamatay ang mga magulang ko at may mali nga akong nagagawa. Grandma, magpo-propose ka sa isang babae na muli ka namang tinalikuran? Kamuntik mo namang sirain ang tiwala ko sa iyo, Benedict De La Torre. Grandma, yung mga tauhan niyo. Napalunok-laway ako. Kapag nagkamali na trigger yung grandma. Dahil biglang kinuha ni grandma yung isang revolver at pinaputok ito. May asawa ka na. Ikinasal ka na. Nangako ka na sa pamilya ni Jessica na iingatan mo siya. Tapos magpo-propose ka? Anong gusto mo mangyari? Grandma, si Celia ang ma... Natigilan ako. Si Celia ang mahal ko. Pinapanindigan ko mga salitang yan. Habang si Celia, mayroon ba siyang paninindigan sa relasyon namin? Naipikit ko na lang aking mga mata. Ngunit, huwag kayo magagalit, grandma, kung itatanong ko na. Kagagawa niyo ba kung bakit hindi bumaba ng aeroplano si Celia at lumipad ulit ito? Gusto mo na talagang mamatay, Benedict? Huwag mo kong...
Nagtatanong ako, Grandma. Masama ba? Mulat ko lang aking mga mata. Tumitigas na ang bagang ko na hindi maintindihan. May kung anong galit sa puso ko na nais ko ang mailabas. Yun ay dahil nga sa ginawa ni Celis sa paglisan nito ulit. Iho, wala akong kinalaman. Aba mali ko na may bala ka pala mag-propose sa pa-baby mong kasintahan na mas pinili nga ang karyo niya kaysa sa'yo. Hindi ka ba nanliliit? Ilang beses ka na nagpo-propose sa kanya, ni minsan hindi kanya sinipot. Ang tanong, may isasagot pa talaga sa Cecilia? Parang wala naman. Parang pinapaasa ka niya sa wala. Ang tanda mo na, Benedict, itigil mo lang tungkol kay Celia. May asawa ka na. Ano na lang ang mararamdaman ni Jessica kapag nalaman niya to? Masasaktan siya. Natural na masasaktan siya. Yung mga magulang niya, hindi mo ba naisip? Sa kanasan pala si Jessica? Hindi sumasagot ang mga magagaling mong tauhan. Ang ginawa ko na lang, naglakad ako palapit sa kanila, lalo na sa harapan ni Grandma. Uulitin ko lang, Grandma. Itigil na rin ang paraan niyo kung paano kukunin. Alalahanin yung sinabi ng doktor. At tuluyan na ako lumabas ng silid. Natigilan kasi si Grandma at narinig ko na lang, tinanong niya kung paano nga ako dinukot ng mga yon. Narinig ko na lang ang putok ng barel. But don't worry, ni minsan wala bang pinatay si Grandma. Ikaw na lang ang kusang mamamatay kapag hinayaan mo nga iyong sarili na sindakin ka nito. Ngunit ako din, ang papaulanan ng bala ni Grandma kapag nalaman niyang nawawala si Jessica. Nice try, bro. Biglang may humalakak sa may itaas at kilala ko ito, si Charmaine. Sa tingin ko, bro, kailangan mo na talaga mag-move on. Ilang beses na ba ito nangyari sa'yo? Yung ilan nga, hindi ako updated eh. Payo lang ha, mag-focus ka na lang sa magiging anak mo at sa babaeng pakakasalan mo. Patay ka kay Grandma kung pinabayaan mo sila. Sa nakikita ko kay Grandma, mas importante ng asawa mo at dinadala nito kaysa sa'yo. Kung ako sa'yo, iiyak na ako. Iyak, Benedict? Nakakatandang ampon na kapatid at higit sa lahat, mahilig talaga ako nitong tuksuhin. Napangisi na lamang ako. Nasa totoo naman talaga, hindi mo alam kung nasan si Jessica at nawawala ito. Nakinaburan ang ngisi ko. Halaka. Tinalikuran ako nito, nainiwan ng isang malutong na halakak. Muli ako napahilot sa aking leeg. Pinagkakaisahan nila ako. Nakaabot sa akin, naghihintay ang tauhan ko at si Manuel sa may hardin, kaya dumiretso ko roon. Nang makita nila ako, kagad sila nagsiyukuan at hindi ko napigilan ang sarili ko ng suntok ang isinalubong ko kay Manuel. Damn! Giggle ko dito. Na hindi pa talaga ako nakontento. Sinipa ko pa ito. Sinabi ko sa iyong ayusin mo lahat. Ano ba naman to? Hanggang sa nanghinang tuhod ko sa galit at inis na nararamdaman ko. Napaupo ako at ang wala akong kwenta ng sekretary muling tumayo. Ipaliwanag mo sa akin ang mga nangyari, Manuel. Patawarin niyo ako, Master Benedict. Taranta nitong sabi at napaluhod sa harapan ko. May iniwang mensahe si Michelle at yun ang dahilan kung bakit siya umalis. Umalis man lang na hindi sa akin nagpapakita. Sabihin mo sa akin, Manuel, alam na ba ni Celine to ko sa aming dalawa ni Jessica? Master Benedict, sagot! Agad itong umiling. Wala po siyang alam. Alam niya naman na abala siya parati tulang oras na... Oo, wala nga siyang oras. Kahit ka konting oras man lang sana ibigay niya sa akin, wala. Kahit ako man lang i-priority niya, hindi niya magawa. Malumanay kong sabi at isandal ko ng aking likuran sa upuan. Pero mali, hindi pa rin nila natatagpuan sa Jessica. Kailangan siyang hanapin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, problema to. Binuksan kong aking mga mata at tumayo ulit. Whoever brings my wife safe and secure, I will give him the privilege to be my executive secretary. But Master Benedict, nanlaki ang mga mata ni Manuel dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. If I were you, Manuel, mas gagalingan kong paghanap sa asawa ko. Jessica's POV. Isinuot ko ng apron dahil sunod-sunod nga ang utos sa pinaggagawa sa akin ni Chef Noel. Binalatan yung carrots at iba pang kailangan na niluluto niya. Hiwa-hiwa ang mga gulay at hindi ko na malayan nasa likuran ako nito. Kung sa hiwaan lang naman, napakabilis ko talaga. Perfect! May experience ka na ba sa kusina? Agad akong umiling. O kaya pumasok ka ba sa isang culinary school? Umiling ulit ako bilang tugon. Ibig mong sabihin kaya mo itong gawin kahit hindi mo pinag-aralan ng maayos sa tamang paghihiwa ng mga gulay? Nakita ko rin na parang alam mo kung paano ang tamang pagbabalat ng mga gulay. Ngumiti na lamang ako dito at nilagay na nga sa kumukulong tubig yung ilang sangkap. Ang akin lang, kailangan ko nang tapusin ang mga ginagawa ko dito dahil baka nag-aalala na sa akin si Mr. De La Torre, Grandma at ang mga katulong na tinalaga para sa akin. Talagang kailangan ko ipagtanggol sila kung sakali mang tatanggalin sila ng dahil sa akin. Natapos ko na maluto yung appetizer. Tinikman ka agad Chef Noel at bahagya siya natigilan. Yung lasa ng gulay narito pa rin at muli siyang tumikim.
Talaga bang wala kang background sa culinary arts? Ang tanging magagawa ko, umiling at ngumiti. Nang makompleto ko na yung isang set para sa hapunan, nahirapan na makasunod sa akin yung ilang kasamahan ko sa kusina. Natataranta na sila, habang si Chef Noel biglang namula ang pisngi na nahuli kong nakatitig ito sa akin at napatambasap na lang ng kanyang dalawang kamay. Maayos ang pagkakagarnish ko at dahil doon sa harapan ng mga hurado, yung inihanda akong tinikman muna nila. Napatango-tango sila. Alam ko naman talagang magugustuhan nila yon, ang pagkain para sa mga masipag na nagsisilbi sa pamilya de la Torre. Bumalik kami sa isang silid kung nasan yung mga upuan namin. Siyempre, kinakabahan sa resulta. Hindi maaaring hindi ako makapasok kasi mahihirapan akong bumalik sa mansyon ng mga de la Torre. Ang hirap kapag wala talaga sa'yo nakakakilala. Heist, sana pumasa ako. Na makabalik din si Mabel. Kamusta? Mahirap pa yung challenge sa inyo? Ako, di ko akalain na yung dapat na magsisilbi sa bago Madam de la Torre. Dapat may alam sa martial arts. Heist, sadyang lutang lang yata nag-interview sa akin at nakalimutan sabihin ang tukos sa bagay na yun. Magaling lang ako sa pagharap ng damit na babae sa isang babae. At magaling din ako sa makeup thingy. Pero martial arts? Heist, masakit sa katawan. Yung kalaban ko nga kanina eh. Babae? Sinabi ko wala akong alam kahit basic. Sinipa pa rin ako at sinapak. Feeling ko na magayong buo kong katawan. Angal nga ni Mabel. Kinuha ko na lang yung isang mineral bottle at inabot sa kanya. Sakto. Sobrang nauhaw nga ako eh. Thank you. Dumating na ang tatlong babae at nakasunod dito sa Chef Noel at isa pang lalaki na sa tingin ko, yun ang namuno sa challenge nga para magsisilbi sa bago Madam de la Torre. At ang tinutukoy nila ay ako. Hindi ko akalain na ganitong inihanda ng pamilya de la Torre para sa isang kagaya ko, napakiramdam ko tuloy hindi na nababagay sa pamilya niya. Sadyang nanggaling ako sa pinakamababang uri ng tao, tapos bigla nakakit sa pamilya ng mga de la Torre na pawang aksidente lamang? Kung hindi nangyari ang aksidente at nagkaroon ng bunga, wala din naman yata ako dito. Jessica, kanina ka pa tinititigan ng lalaki na kanuporming pang chef, si Mabel. Hala, baka bet ka niya. Inayos-ayos kong aking salamin, saka nga tumingin sa direksyon ni Chef Noel. Chef Noel, pangalan niya, at sa kanya ako binigay para nga bigyan ng pagsubok. Kagaya mo rin, kinakabahan ako. Pero sa nakikita ko, Jessica, parang di mo na kailangan mag-alala eh, pasado ka yata. Hindi nga nagkamali si Mabel sa sinabi niya. Unang tinawag na pangalan bilang assistant ng kusinero ay ako. Sa pagtanggap ko ng papel para akong umakyat sa entablado upang tanggapin ang diploma ko, mga palakpak na ikakangiti mo na lang talaga. Congratulations! Abot ni Chef Noel ng kanyang kamay sa akin. Nakikamay na lang ako sa kanya, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Nagkangitian na lamang kami. Nagulat si Mabel nang marinig niya ang kanyang pangalan at masaya nga rin tinanggap ang kanyang papel. Sinabi na yung mga assistant ang sa bagong Madam de la Torre, kailangan mo nang sumailalim sa training. Merong voluntary exit kung hindi nga kayo makipagsapalaran. Sa tingin ko, hindi na yun kailangan kasi ilang buwan lang naman ako maging asawa ni Mr. De La Torre. Hindi ko maaaring kalimutan na kaagading matatapos ang magandang panaginip na ito. Mga magagandang bagay na bigla na lang dumarating sa akin. Ngunit sa nakikita ko naman, talagang kailangan ko nga ibigay ang baby ko sa daddy nito. Dahil mabibigyan nila ito ng maayos sa kinabukasan at secure nga na paligid. Sa tingin ko rin hindi naman lahat ng stepmother masasungit. Meron din naman na mapagmahal. Lalo na yata yung minamahal ni Mr. De La Torre. Nakita ko yung mga larawan nito sa opisina niya. Napahaganda nito. Wala man lang ako ni sa kuko niya. Doktora ito kaya hindi mahirapan tungkol nga sa baby ko. Ang sabi diba, ang mga doktor, isinumpa nilang gagawin ng lahat para maisalba ang isang buhay ng pasyente. Kaya kailan ko lang talagang magtiwala sa kanilang dalawa. Yung mga nakapasa, bibigyan namin kayo na magiging silid nyo. At during training ninyo, doon na muna kayo mananatili kung kailangan ninyo magpaalam sa mga guardian nyo. Na imposible kasi ang tatanda nyo na. Mahiya naman kayo kung nakasandal pa rin kayo sa mga guardian nyo. Kayo na ang may hawak ng desisyon para sa buhay nyo. Pero para sa mga ikakakampante ng kalooban ng mga magulang nyo o guardians ninyo, magpaalam kayo. Dito kayo mananatili muna sa quarter. The accommodation and allowance for the training period will be shouldered by us. We want a highly skilled employee. To make sure and well guarantee, kailangan ninyong sumailalim sa training. Good luck, and we hope na lahat kayo makapasa sa training. Saka natanggap ko ang isang envelope na may lamang mga papel at susi na magiging silid ko. Hindi ko inaasahan ang tukos sa bagay na to. Anong gagawin ko? Namalayan ko na lang lumapit na sa akin si Chef Noel. Congratulations ulit. Maraming salamat po. Cheer up. Alam ko makakapasa ka. Akong bahala sa iyo.
Napatango na lamang ako at sumulod na nga ako sa ilan kong kasamahan. Nang nasarapan na ako ng pinto, sigurado ba ako sa ginagawa ko? Wala naman akong dalang pamalit na damit, requirements, pero eto ko, nakapasa ng ganito lang? Skills lang ang dala ko na hindi ko inaasahan na yon ang magiging susi ko para lang makapasok sa trabahong to. Nang biglang pumasok sa isipan ko na hindi ko naman kayang mawalay sa anak ko. Maari ba akong pumasok sa pamilya de la Torre ulit bilang taga-Silbe? Makita ko man lang ang anak ko. Napabuntong hininga ko. Hindi maaari. Ang pangako kay Mr. de la Torre, hindi ako manggugulo. Ginagawa naman niyang lahat ng kanyang sinabi, kaya dapat lang panindigan ko rin ang pangako ko sa kanya. Na makapasok ako ng silid, mini apartment na nandito nga ang lahat. Maliit lang, pero mas maliit pa yung apartment na inuupahan ko. Speaking of apartment, at may cash na narito sa envelope, kaya ko lang kunin ng mga gamit ko roon. Napangiti ako. Benedict's POV. Mapapamura ka na lang talaga sa gusaning ito na tinutuloy ni Jessica dahil sa daming palapag, hindi man lang naisipan na magpagawa ng elevator. At kung may elevator man, inconvenient na gamitin, kaya no choice kundi umakit sa hagdan. Sinabi ng mga tauhan kong wala si Jessica dito sa apartment niya, ngunit gusto kong siguraduhin yon. Baka nagtatago lang yun sa sulok. Hingal na nakarating ako sa ikawalong palapag. Anong ginagawa sa akin ni Jessica? Para niya akong pinaparusahan at nagagawa ko lamang ang mga bagay-bagay na ganito dahil sa kanya. Saka ko nga naalala yung naglakad ako sa putik at nakapiggy ride sa akin. Ngunit kung dito nga si Jessica nakakitira, araw-araw niyang ginagawa itong pag-akyat. Bakit di nila siya humanap ng maayos sa apartment? Eh malaki naman ang pinapasahod namin sa mga empleyado namin. Napangisi na lamang ako nang bumalik sa alaala ko ang mga sinabi ni Jessica sa taksil niyang kaibigan at sa nobya nang namawala na sana sa mundong to. Si Jessica ang nagbabayad ng upa na lintik na lalaking yun. Alam ba ni Jomar ang impyernong pinagdadaan ni Jessica sa apartment niyang to? Ah nga pala, wala naman palang concern ng demonyo yun kay Jessica. Ginagamit lamang siya nito. Inaabuso ang kabuti ng isang madaling mag-guilty na babae. Mga duwag na kagaya ni Jomar Tan. Sinalubong ako ng mga tuwan ko at may kasama silang middle-aged na babae. Nakangiti habang papalapit ako sa kanila. Hindi ko inaasahan talaga na ikaw ba ang may-ari ng pianong apartment na to? Napabuliw ka na this oras. Sa sobra ako naaasar. Hindi man lang niya inisip na mahirapan si Jessica para ilagay niya sa ikawalong palapag. Eh subukan niya kawento araw-araw. Nakakagigil. Naiinis ako sa mga taong baluktot kung ituring ang ibang tao. Ako nga. Dapat sa'yo binibigyan ng permisong napapikit na lamang ako. Sino ba ako para nga pagsabihan ng babaeng to? Kasalanan ito ng gobyerno. Ganto na lang. Kulang yung budget mo sa pagpapagawa ng apartment na to. Bibilin ko sa nais mong presyo. Sa naiinis ako talaga ng sobra. Hindi makapaniwala ang babae sa narinig niya. Ngunit kaagad itong umiling. Pasensya na Mr. de la Torre. Ito lang ang pinagkukunan namin ng pera para sa pangangailangan namin. Saka Mr. de la Torre, yung asawa ninyo, marami ng buwan hindi nakakapagbayad. Kaya nandito ako para maningil. Ilang buwan? Hindi po buwan, kundi taon po pala. Napaka-considerate ko sa batang yun kasi nahulog ako sa kabaitan niya. 10 taon at isama pa natin yung tubig at kuryente. Saka kumukuha rin si Jessica ng pera sa akin. Talagang parang nahihipnotize ako ni Jessica sa pera ninyo, Mr. de la Torre. Siguradong bariya lang naman ho ito sa inyo. Biglang naningkit ang mga mata ko sa aking narinig. 10 taon na hindi nakakabayad si Jessica at humihingi pa ito ng pera sa may-ari. Parang gusto kong tumawa. Sumasakit talaga ang leeg ko at naha-high blood ako sa nangyayari. Kapag hindi ko kinontrol ang sarili ko, may i-stroke ako nito. Relax lang, Benedict de la Torre. Relax. Pero ang pinakaayaw ko talaga sa lahat ang mga sinungaling at iniisa ng kapwa. Bullshit. 10 taon? 26 pa lang sa Jessica? Kung 10 taon na nga hindi nakakabayad sa Jessica, edi 16 years old pa lang siya, narito na siya? Nagpapatawa bang matandang to? Magkano? At binigyan ko ito ng isang pilit ng ngiti. 3 milyon po. At saka yung utang niya umabot ng 2 milyon plus yung interest, sabihin na nating 7 milyon. Para akong humalagpak sa kakatawa dahil sa narinig ko. Napahilot na lamang ako sa aking sentido. Hindi ba't bariya lamang ito sa inyo, Mr. de la Torre? Tanong sa akin ang babae. Ngunit lumingon ako sa isa kong tauhan. Call a police officer, my attorney and my personal team of investigator. As you wish, Master Benedict. Mr. de la Torre, masyado ba kayo nalalakayin sa sinisingil ko para... Ma'am, I'm a businessman too. Saka akong umisi dito at naglakad na nga papunta sa unit ni Jessica. Hindi dahil wala akong pambayad, hindi ako tanga para umayon sa kawalang hiyan ng babae. Mamatayin na sila.
Isa din ako negosyante pero hindi madumi ang laro ko. At kung nakikipaglaro din ako sa maduming laro na ibang negosyante, sinisigurado kong ibabalik ko mangin sa kanila. Kaya natatakot ang ilang board of directors kapag tuluyan ang ibinigay ni Grandma sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Tinatawag pa rin ako ng matandang babae at ang ginawa ng mga tauhan ko, inaligo ito sa akin. Hawak ko ang duplicate key ng pintuan ni Jessica. Pintuan pa lang makikita mo nang ang ilang milyon na hinihingi na may-ari malayong malayo sa katotohanan. Nang binuksan ko, agad na sumulubong sa akin ang liwanag na nanggagaling sa bintana. Napabuntong hininga ako dahil sobrang liit at napakababa pa ng kisame. Puisit lang talaga. Dahil sa muling pagtaliko ni Celia kay Benedict, kalimutan na kaya niya ang nararamdaman para sa dalaga? Ano nga kaya magpapaalala kay Benedict para mahanap niya sa Jessica? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.